Napakaswerte natin ngayon mga Bisda kasi kasama natin si Ate Bisdak mga Bisda. Hi mga Bisda. So pipilitin natin siya na magbigay ng kanyang opinion no sa ating episode vlog na to. So sa mga bago pa lang no dito sa channel namin, kami pala si Bisdak OZ, gumagawa kami ng vlogs Buhay Australia. So pumunta kami dito dati on a student visa year 2016. So sa episode na to mga Bisdak, naisipan namin na ibahagi o i-share sa inyo no yung limang bagay na I think makakatulong no sa especially sa mga kababayan natin na nagbabalak pa lang pumunta dito sa Australia kasi dati kami nag-apply kami ng visa mga kabisdak, do it your own or DIY lang kami, walang agent na tumulong sa amin. So siguro kung meron kaming tinanong dati or humingi kami ng mga tips or advice, siguro mas mapadali no. Pero anyway, all is good naman mga kabisdak. Wala kaming regret sa mga napagdaanan namin dito kasi in the end, yung journey namin dito is naging successful naman. So yun, hindi na natin papatagalin to, babe. So limang bagay mga kabisdak no na I think makakatulong sa karamihan no para mapadali yung journey nila. So ano yung number one? So yung number one I think is yung ano babe, yung Health insurance. O yun mga kabisdak, napakasakit. It's a very painful sa amin mga kabisdak no, yung medyo nagkamali kami doon mga kabisdak kasi sa health insurance kasi very expensive yung nakuha namin. Magkano yun babe? Mga 10 to 12,000. Isang bayaran. Isang bayaran mga kabisdak, grabe. So nung nag-apply kami, dahil nga no do it your own, wala nang advice, hindi din kami nag-research. Bali nung nag-apply kami sa school, yung name na school is King's Own Institute. Sila na ba yung naghanap ng insurance natin? No? Sila na yung nag-refer? Sila yung nag-recommend. Tapos, yun, parang nag-ano na rin tayo. Sumunod na rin sa ano may yung ni-refer nila. Ano yung binigay. So yung ni-refer nila mga kabisdak is yung parang AHM ba yun? AIMAAM. Something like that. Starts with A. 3 letters na. So yun mga Bizak, so yun very expensive siya mga Bizak, no? 12,000 Australian dollars, tapos isang bayaran lang, isang bagsakan. So hindi nung nagplano kami, nung nasa Singapore pa kami, nung nagplano na kami mag-process dito, hindi namin siya in-expect. Kaya yung budget namin para sa lahat-lahat, para sana sa pocket money, sa tuition fee, ang laking malaki yung nabawas at pumunta lahat sa health insurance mga kabisdak. Para sa amin ano siya, mistake siya dahil alam namin kasi mga kabisdak na mas maraming mura no. Nung andito na kami, meron na akong mga kaklase na Pinay. Mga Pinoy, tapos yung ganun din yung family na health insurance, tapos yung nabayaran nila mga 5,000 lang. 5,000, 6,000. Tapos yun yung sa Bupa, yun mga kabisdak. Sa Bupa yan. Bupa at iba pang health insurance company na yun nga mas maraming mura kaysa sa amin. 12,000 yung nabawas. Nabawas sa pera namin mga kabisdak, napakalaking bagay no. So napakasakit nun mga kabisdak no. So kung siguro kung nag-research kami, siguro, mas nakatipid siguro kami ng mga 6 to 7,000 Australian dollars. So yun yung number one mga kabisdak no. Nagkamali kami sa health, hindi na nagkamali, pero kung nag-research kami ng mabuti sa health insurance, siguro nahanap sana na. Imagine yung nasave natin, pwede sana ipangbayad ng isang semester no. Sa tuition fee. Dahil ito yung second mga kabisdak no, second thing na how we wish na sana ni-research namin na mabuti is yung pocket money or yung pera. Pera, pocket money pagpunta dito is I think nasa around $3,000 lang bib no. Tapos yung required. Tapos yung tuition fee na binayad namin sa school is one semester lang. So dapat pala mga kabisdak, yung ginawa namin no dati, kung pwede namin ibalik yung panahon, is dapat yung binayaran or nag-prepare kami ng pera na good for at least 2 semester para hindi masyadong pressure no na maghanap ng pera pagdating dito sa Australia. Kasi pagdating dito maghanap ka pa ng work. Tapos 1 month after ka masulduhan. Timing lang mga kabisdak na yun nga, nakahanap kaagad ako ng work, yung mga sa cleaning, yung sa restaurant, mga food delivery. Pero napaka-pressure niya mga kabisdak kasi imagine pagdating namin dito within 3 to 4 months makaipon. Kailangan namin within 3 to 4 months kailangan namin mag-save ng around 6 to 7,000 para pangbayad sa next semester. Aside pa yun sa gastos. Sa expenses. Pero
kung meron kaming extra money na dati pa, no, before kami pumunta dito, na naka-prepare for the next semester, eh, mas madali, mas siguro mas naging madali yung journey namin dito nung nag-start kami. Kasi nga, ano, malaking bagay. Tapos yung pocket money, mga kabis, dahil yun, 3,000 yung dala namin. Siguro kung mas bigger yung, let's say, 6 or let's say 10,000, so mas napakadalisan siguro nun, mga kabis, dak, no? So anyway, mga kabis, dak, bili muna tayo, no, ng drive-thru McDonald's. Continue natin yung kwentuhan mamaya. So bumili kami dito sa drive-thru, mga kabis, dak, kasi pupunta kami dun sa school ni Gian. Merong activity sa school wherein pwedeng magsabay ng lunch yung parents tsaka yung bata. So yun, kaya bibili na kami dito ng drive-thru. Alright, thanks. Thank you. So tatlong happy meal, mga kabis, dak, tag-iisa kami. So yun, dito na tayo sa school ni Gian, mga kabis, dak, no? So lunchtime pala ngayon is Monday ngayon, June 19. So yun, mas continue natin yung kwentuhan. So yung pangalawa, no, is yung pocket money or yung binayad namin sa tuition fee. So kung alam lang namin, mga kabis, dak, mas maganda pala na yung sa tuition fee dapat at least dalawang semester yung naka-ready na pera na pangbayad. Tapos yung pocket money is at least siguro pinakamaganda siguro, babe, $10,000, no? Oo. Para at least 1 year na ba? 1 year na prepare sa expenses. Tapos yung pangatlo, mga kabis, dak, na ano, kung alam lang namin to dati, eh, hindi naman alam, pero kung siguro nag-research or nag-focus kami dati, nung pagdating namin dito, mga kabis, dak, yung sa accommodation. So siguro dati, mga kabis, dak, kung ano, ibabalik natin yung panahon, siguro hindi kami mag-sustay ng matagal sa isang shared house. So yung ibig sabihin, mga kabis, dak, yung nirent namin dito for ilang months, hindi, 8 months? Hindi, mga 5 months. 5 months? Share, ano lang, room. So naka-room lang kami, mga kabis, dak. So ibig sabihin, marami kami sa bahay. Shared house. Oh, shared house. Pagdating kasi namin, mga kabis, dak, diba, parang within 1 month nakahanap kagad ako ng full-time job. So pwede na sana yun, no, na mag-apply kami sa real estate agent ng sariling accommodation namin or apartment. So kahit one bedroom lang. Oh, kahit one bedroom lang. Kasi yung bayad namin sa room for rent dati, mga kabis, dak, is nasa magkano, 180, 200, no, mga ganun. Saan, sa man? Yung sa dun sa Auburn. Shared house, yung mga 200 to. O nga, oh, pero appeal na to. Ay, kasama na yung kuryente. Oo. Pero nung lumaki yung kuryente, dinagdagan. So, kung alam lang namin dati, mga kabis, dak, at kung confident kami, no, sana, nung nakahanap na ako ng full-time work, full-time job, which is pwede na ako mag-apply sana sa real estate na accommodation, sana naghanap kami ng sarili naming apartment kaagad. So siguro mas ano kami, mas naging comfortable yung pag-stay namin dito at mas nakapag-isip-isip ng mga plans namin, no, dito sa Australia. Especially may ano kami, mausak, may bata, 6 months or 7 months old. Oh, kasi yung bata iyak na iyak, siya pinakahiya sa ano. Kasama. Tapos parang okay din naman na experience namin doon, mga kabis, dak. Thankful kami sa yung sa nagpatuloy sa amin. Pero yun nga, dahil may bata kami that time, mas ano, siguro mas comfortable kami, no, kung naghanap kagad kami ng sarili naming accommodation, dahil nga may ano, may bata. Yung sa kitchen dati, nahihiya kami pag yun. Oh, yung matagal sa ano. Oh, yung hindi ka nakapaghugas kagad. So, yung mga ganung bagay, mga kabis, dak. Kasi yung naghanap na kami ng aming apartment, konti lang yung diferensya. Ano lang, mga $100. Kasi yung nahanap namin is $300 a week. Oh, at saka ano pa yun? Kasi nung andito si mama, extra bayad pa natin yung room. So, parang dalawang room. Oo. Tama. Kasi yung pumunta kami dito, mga kabis, dak, nung dumating kami, parang after 3 months, sumunod si mama ko, no, para makatulong sa pagbantay kay Gian sa bata. Eh, nag-rent kami ng another room. So, kung itotal namin yung dalawang room na na-rent. Nakamura pa. Oh.
So yun lang, hindi kami confident dati na maghanap ng sarili naming accommodation. Tapos nung yun nga, nung nag-apply na kami, tapos doon namin na-realize na andali lang pala. Pero yun nga Mamzak, para siyang dati yung lahat na natutunan namin, experiences, kami lang wala kaming nag-guide. Which is maganda din mga kabisda. Kaya this time na na-experience namin lahat, gusto namin i-share, no, para naman yung iba may guide na sila kung ano nila, ano yung dapat nilang gawin. So yun yung pangatlo mga kabisda. So yung pang-apat is, yung pang-apat babe? Yung course. Yung course mga kabisda, kung anong importante. Napaka-importante yun. Yun yung pinaka number one mga kabisda, ka na dapat i-research nyo na mabuti yung kurso, kung anong kurso yung kukunin nyo. Huwag nyong isipin na ano, para lang makapunta sa Israel. Ano yun masak? Sayang kasi yung time. It's a bad mindset no, na basta kahit anong course na lang para lang makapunta sa Australia. Tapos pwede mag-shift. Pwede mag-shift. Napakapangit na mindset nun mga kabisdak. Dapat ang tama mga kabisdak is yung kurso na may pathway to permanent residencies. Kasi yun yung goal natin lahat mga kabisdak mo. Yung goal natin is para lang, hindi para mag, ano lang, para makapunta dito is to have a, my bird. Is to have a good future. E, paano natin ma-attain yung good future is yun nga, isa sa pinaka ano, is maging permanent resident dito. So dapat yung kurso na piliin nyo is yung may pathway to permanent resident. And then actually sa experience namin mga Bisdak, si Ati Bisdak, you know, yung nag-aral, ano, accountancy yung in-enroll niya, may pathway naman to permanent residency. Pero yung reality din mga kabisdak, marami ng accounting dito babe, no? Oh, parang masyado na siyang marami, kaya yung points na kailangan mo para ma-invite for PR, sobrang taas, as in 100 plus. Kaysa kung kunwari nursing or yung mga IT, mas kahit 70 points lang ma-invite na. Kahit yung mga chef, no? Parang pagka-graduate agad, ma-invite na. So, naswertihan lang kami mga kabisdak na yun nga, may employer na tumulong sa amin. Pero kung wala yun mga kabisdak, kung sa points, mahirap mga kabisdak. Kasi parang pinaka-maximum na naabot namin is 95 points man tabi, no? Pero hindi kami na-invite dahil nasa ano kami, nasa city dito sa New South Wales. Pero yun nga kabisdak, maraming kurso. Ang daming kurso na pwede niyong piliin, no, na may pathways to permanent residency. Basta wag lang kayong, kasi marami ding kurso mga bisdag na yes, pwede nyong i-enroll para lang makakuha kayo ng papeles para i-process nyo sa visa. Pero yung question is, may pathway ba sa permanent residency? Ano yung gagawin nyo after matapos yung kurso? So dapat maging wise din mga bisdag nung sa pagpili ng kurso, which is related to sa pinaka last mga bisdag, number 5 no, na sana alam namin, ito talaga yung pinaka-importante mga Bisdak Babe, no? Nung nasa ano pa tayo, Singapore. Sana talaga alam namin to dati bago kami pumunta dito. Pero again, no regrets. In the end, naging okay naman din naman yung resulta sa amin. Pero I hope sa mga nagbabalak, mapanood nyo to, itong video na to, at i-consider nyo na ano, itong sasabihin namin na itong last, panglima, is yung regional area. Napaka-importante, Babe, no? Na uy, may police. Hinahanap ka, babe. So, yung sa regional mga kabisdak, napaka-importante nun pala mga kabisdak para sa PR, permanent residency. Babe, no? Kasi, yun nga, nangyari sa amin dito, Sydney City yung pinili namin, which is hindi regional. Isa siyang, ano, napaka- wala siyang additional points. Walang additional points. Kahit yung kurso. Saka hindi rin ma-invite agad. Oh, hindi na-invite yun. Andito yung entrance. So yung nangyari sa'yo nung Abisdak, yung kurso ni Mrs. ni Ate Bisdak is accounting. Yes, nasa skilled list siya, pwede kami mag-apply ng PR. Pero kahit namabot kami ng 95 points, hindi kami na-invite mga Abisdak dahil nga big city itong Sydney. Eh, pwede pala sa regional mga Abisdak. Regional katulad ng Canberra, Tasmania, or ano, ibang lugar dito sa Australia, kasi napakalaki na Australia mga kabisdak. Pero kung doon ka mag-aaral sa regional, yun, meron kaming kakilala na yung points nila is ano lang, nasa mga 80, 70, 60. Pero na-invite sila kaagad mga kabisdak dahil regional area.
ko, yung pagka-graduate pa lang, parang yung requirement nila para i-invite. Basta nakagraduate ka, mm-hmm. 2 years, ganun. Tapos may pwede na agad. Tapos ginawan nga na special visa mga bisek sa regional, yung 491, 492, yung regional visa. So yun mga bisek, sigurado yun kung alam namin dati yung mga bisek. Yung traditional visa. Sigurado yun, no, kahit wala kaming pili yun sa kahit para sa amin, basta mataas yung chance na ma-PR. Pupuntahan namin niya mga bisek kahit sa Northern Territory or napaka-isolated pa yan. Basta lang magkasama kami family and then may chance sa PR. So yun mga bisek, no, yung regional. So yung sa mga hindi pa nag-apply o hindi pa nag-enroll, i-grab nyo na yung chance mga bisek na doon na kayo mag-enroll sa regional. Kasi anyway, pag na-PR sila, babe, pwede naman silang lumipat kahit saang state, oh, diba? Any city, like na-PR na kayo. I think may requirement na mag-stay kayo ng 2 years, no? Kung state-sponsored, parang at least 2 years. Mm. Pero kung yung point system lang, tapos na ano ka na, invite ka ng hindi state-sponsored, anytime. Tapa, kung na-citizen din kayo, wala na kayong mga conditions, pwede na kayo lumipat kahit saan gusto niyo, sa Melbourne, sa Sydney, dito sa Maryland. So yun mga Isaac, napakalaking bagay yung sa regional area talaga mga Isaac. How I wish talaga na dati na research namin kahit sa Canberra lang. Yung Canberra maganda na mga Isaac kasi nasa Sydney area. Malapit ilang drive lang. Kasi yung Canberra is regional area. Kasi yung mga Isaac, pinaprioritize nila yung mga student or migrant na lumipat sa regional area mga Isaac. Pero anyway mga Isaac, andito na kami sa school ni Gia, no? So ulitin ko lang mga Isaac, yung limang bagay, no? First is yung sa health insurance. Napakalaki nang nabayaran namin sa health insurance kasi hindi kami nag-research, around 13 or 12,000. Secondly, yung sa sa pera. Tuition fee tsaka pocket money. So kung alam lang namin, dapat nag-prepare talaga kami ng pocket money, let's say around $10,000, at tsaka sa tuition fee, at least binayaran namin ng dalawang semester, no, kasi sa amin isang semester lang, napaka-pressured nun mga kabisda. Tapos pangatlo is yung sa accommodation. So kung confident lang kami dati na naghanap kaagad ng sarili naming apartment, mas naging madali yung buhay sana namin, no, kasi yun nga, wala kaming iisipin ng ibang tao. Pang-apat is yung kurso. Dapat yung kurso na may pathway to permanent residency, hindi lang yung basa-basang kurso, no? At tapos pang-lima is yung regional area. Piliin nyo na mga bisak, especially sa hindi pa naka-apply ng school, doon na kayo sa regional kasi anyway, again, pag na-citizen kayo or nakuha nyo na yung status nyo, pwede naman kayo lumipas sa ibang state. So yun lang. Saan talaga yung gusto? Oh, yung gusto nila, no? So yun na yun mga bisak, and dito lang mga bisak, kasi andito na kami sa school ni Gia, no? At hopefully, na-enjoy nyo itong episode na ito mga bisak, at kung okay lang sa inyo mga bisak, please like, no? Para mas maganda yung analytics namin sa channel namin. So see you sa next vlog mga bisak. Bye-bye! Thank you.